Ako po si Lito Javier, taga Dagupan. Ang buhay ko po noon ay sadyang napakagulo, walang patutuhan, walang direksyon ng buhay, napakadilim ng aking pong pinagdadaanan. Bata pa ako o kaya high school pa ako, ay natikman ko na ang mga iba't-ibang klase ng droga. Napasama sa iba-ibang grupo. Doon yung magulong kasama, laging lasing, panay bisyo ang hinaharap, wala nang ginawa araw-araw. So high school pa lang, sobra ng gulo ang buhay ko. Isa rin po akong pasuway na anak. Hindi man nagkulang ang magulang ko sa pangaral sa akin, pero ako po talaga yung sumusuway sa kanila pong mga utos sa akin. Minsan pa nga naalala ko na minsan umuwi ako po sa bahay namin na lasing-lasing, nasa impluensya ng droga. Naabutan ko po ang aking pong tatay na nagigitara siya, kumakanta, dahil ang tatay ko po ay marunong kumanta. Kinuha ko po yung gitara sa kanyang kamay at aking pong binasag sa kanyang harapan. Tinignan lang ako ng aking tatay na parabang baliwala ang nangyari. Pero unti-unti po akong natumba dahil po sa aking kong kalasingan. Pero kinuha po ako ng tatay ko, nilagay ako sa kwarto ko. At pinatulog ako doon. Namalayan ko na lang na pinupunasan ako ng mainit na tubig ng tatay ko. Para lang may masmasan sa aking pong pagkalasing. Ako rin po yung anak na sagutin sa aking pong mga magulang. Lagi ko silang sinasagot. Pag nagagalit ng aking nanay, lalo kong tinataasan yung aking pong boses para sa ganon, hindi siya magalit sa akin. Pero ang sabi ng aking nanay sa akin, yung ginagawa mo anak sa akin, ay mararanasan mo rin yan kapag ikaw ay may pamilya nga. Totoo nga, nung nagkaroon ako ng pamilya, naranasan ko rin, naramdaman ko rin yung ginagawa ko sa aking magulang. Nasarasan ko rin na sumama sa mga magnanakaw. Nagnanakaw kami dahil para lang matustusan yung aming pong pangailangan ng droga. I think 13 years old, nakulong na ako. Nakulong na ako sa BGNP noon. Pero dahil sa bata pa ako, inayos ng aking magulang, kaya ako'y nakalaya. Pero patuloy pa rin yung aking pong pagdodroga. May asawa na ako noon. Meron na akong mga anak noon. Naalala ko pa noon nung wala akong mga pandroga. Pati yung kanilang mga angkal siya eh. Kinukuha ko para sa ganon. Eh, pambili ko ng droga. Yung damit nga nila, binibinta ko pa noon para lang sa ganon. Pangdodroga ko. Nung nahuli ako, nakulong, yun yung pinakamasaklap na nangyari sa aking pong buhay. Kasi habang ni-raid yung aming pong bahay, umiiyak yung aking pong mga anak. Sabi nila, papa, papa, papa. At nakita ko po yung aking pong nanay noon na habang ako po'y hinihila, inilalabas doon at kinuhuli at pinusasan. Nakita ko po mismo ang aking nanay na umiiyak siya doon sa isang tabi. Wala man siyang magawa, hindi man lang ako matulungan. Nung ako isinakay na, ay pinunta na sa kulungan. Doon alalang-alala ang aking pong nanay. Nasintensyaan po ako ng 10 taon sa kulungan sa Bilibid Prison, Muntinlupa, Bureau of Correction. So ang hirap ang buhay sa kulungan dahil ang kalaban mo doon ay mental torture ka. Araw-araw po nasa isip ko ang aking pong mahal sa buhay. Nawalan na akong pag-asa. Akala ko nga doon na ako mamamatay. Akala ko nga hindi ko na makikita ang aking mga mahal sa buhay. Araw-araw po sumisiksik kung ano na ang klase ng pamumuhay ng aking mga anak. Kung meron pa silang kakainin o wala. Kaya napakasaklap na nangyari sa aking buhay noon nandun ako. Naalala ko pa pag tinatanong yung aking mga anak kung nasaan na ang papa mo. Ang sabi nila, nasa abroad ako. Kaya ikinakahiya nila ako. Alam ko na ikinakahiya nila ako doon sa nangyari sa akin. Kasi nga, nahuli ako. Kala ko yung pagbibenta ng droga doon ay magtatagal. Pero nagkaroon din ng katapusan. Ito ang napakasakit na nangyari sa akin. Nung nandoon ako sa kulungan, ay nabalitaan kong namatay na ang aking nanay at hindi ko lang man makita. Kasi ang sabi ko sa kanya nung buhay pa siya,
Nanay, sabi ko, natagpuan ko na yung nais kong matagpuan. Si Kristo na aking pumbuhay. Kaya yung pagmamahal na ibinigay niya sa kanya, sa akin, ay hintayin mo ako at ipapadama ko sa iyo. Pero napakasakit na nangyari dahil nung namatay ang aking magulang, ay hindi ko po siya nakita. Gusto ko man makita ang kanyang bangkay, pero wala po akong magawa. Kaya ginawa ko na lang, naiyak na lang ako doon, nagsisisi. Sayang, nung buhay pa sana ang aking magulang, ay pinakita ko na ang tunay na pagmamahal ng bilang isang anak. Pero it's sad to say na wala na aking magulang, hindi ko na naipakita o naipadama yung pagmamahal na nais kong ipadama sa kanya. Nakilala ko ang Panginoon sa loob ng kulungan din. May isang taong nag-iya sa akin na umaten kami sa isang gawain. Pero bago yun gusto kong magpa-enroll sana sa ALS o kaya mag-aral sa electronics para sa ganon. Sa aking pag-uwi, meron naman akong hanap buhay kay tagaayos lang ng TV o kaya tagaayos lang ng radio o electric fan. Ngunit itong tao na ito na ginamit ng Panginoon ay dinala niya ako sa isang Bible school. At doon sa Bible school na yon, nung nandoon na ako naka-enroll, wala na akong magawa, maka-atras, kundi ipagpatuloy ang pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, ito yung nagbigay sa akin ng encouragement nung nandoon ako sa loob ng kulungan. Nagbibigay sa akin ng kalakasan at para nagkaroon ako ng pag-asa. Una, hindi ko nga pinapansin yung salita ng Diyos doon kasi ang tinitignan ko doon kaya ako umaten ay yung dala-dala ng pastor. Para sa ganun, pagkatapos ng gawain, bibigyan kami ng mga toothpaste, bibigyan kami ng mga pagkain. Para sa ganun, meron kaming makain din. Yun ang purpose ko noon. Pero habang ako'y nakakapakinig ng salita ng Diyos, minsan yung pastor ay pumupunta sa amin, wala na siyang dala. Pero hindi na ako nagkaroon ng interest doon sa dala ng pastor kasi nagkaroon na ako ng interest doon sa salita ng Diyos na nagbibigay sa akin ng lakas upang sa ganon mapagtagumpayan ko yung pagsubok na akin pong pinagdadaanan. Meron kaming bisita doon na ang pangalan niya ay si Mami Olga Robinson. Siya po ang founder ng Born Again Christian sa Muntinlupa since 1950. So habang ako'y nakikinig sa kanya pong mensahe na galing sa Panginoon, nandoon ako sa likod na upuan habang siya ay nagsasalita, para bang ako lagi ang kanyang pinatatamaan. Sabi ko nga sa aking sarili, kilalang kilala ata ako ng preacher na ito. Kasi habang siya ay nagbibitaw ng salita ng Panginoon, ako'y nasasaktan, tumatagos hanggang puso ko yung salita ng Panginoon. At ito ang nagbigay sa akin ng kalakasan. Ang sabi niya noon sa akin na hindi ko makalimutan galing sa salita ng Panginoon sa Matthew 11:28 nang sabi niya doon, "Sino man sa inyo ang napapagal at nahihirapan ay lumapit sa akin at bibigyan ko ng kapahingahan." Nung narinig ko ang salita ng iyon, tumimo sa akin puso na ang sabi ko, "Panginoon, nais kong lumapit sa iyo. Baguhin mo ang aking pong buhay. Ayaw ko na ang klaseng buhay na ito. Sawang-sawa na ako sa buhay na ito." So habang nag-pre-preach si Madam Olga, ako'y napatayo doon sa likod na hindi ko namamalayan. Umiiyak ako na parang bata. Parang batang umiiyak na lumalapit doon sa isang nanay. At napaglapit ko doon, ang sabi niya sa akin, "Sumunod ka sa sinner's prayer." At sinundan ko siya, tinanggap ko ang Panginoon at Panginoon ko bilang tagapagligtas. Sobra yung nadama kong kasayahan na hindi ko mapaliwanag. Yung aking kagalakan na para bang ako'y lumulutang sa hangin. Na sabi ko, "Panginoon, salamat Panginoon dahil sa mga pagpapala at biyaya na aking natanggap sa oras na ito." Nung tanggapin ko ang Panginoon ko bilang sariling tagapagligtas, hindi ko makalimutan nung inakap ako ni Mami Olga nang sabi niya sa akin, "Mahal na mahal kita." At alam niyo po, sumagi sa aking isipan na parang nanay ko ang nagsabi sa akin na mahal na mahal niya ako.
Hindi ko mapigilan ang aking pag-iyak, isinsisi sa lahat ng aking nagawa. Dahil pagkatapos noon, ang tanggapin ko ang Panginoon bilang Panginoon ko at sariling tagapagligtas, nagbago po ang lahat. Pati na ang takbo ng aking pong pamumuhay, hindi ko po makalimutan na pagkatapos na pagkatapos noon, pumunta ako sa aking kubol, kinuha ko yung aking sigarilyo, yung isang pirasong marijuana ko, at isang sachet ng shabu, at inilagay ko sa aking kamay, at inilagay doon sa eridoro at aking pong plinas. At that time ng aking ginawa yon, hanggang ngayon, hindi ko na binalikan yung bisyong yun.